Good morning and welcome back po dito sa ating lecture room. Pagtuloy po natin yung pinag-usapan natin na mga katibayan ng pagmamayari ng lupa na maaaring ipakita sa inyo ng seller. Yes po, kunyari ikaw yung bibili ng lupa and gusto mo malaman kung ano ang patunay ng kanyang pagmamayari. And we've discussed titles, no? Mga titulo. At ito pong titulo na napag-usapan na natin, ito po yung residential pre-patent, homestead patent, miscellaneous sales application. Now, this kind of title that we are going to discuss today, ito po yung title na in-order po ng korte, ang LRA na mag-issue po ng decree of registration and title. So, judicial titling po siya. And pag-usapan po rin natin yung emancipation patents na under PD 27. Panahon po ito ni former President Ferdinand Marcos. At saka yung under Republic Act 6657, yung Comprehensive Agrarian Reform Program na in-issue po yung CLOA. Ang binibigay sa Agrarian Reform Beneficiaries yung Certificate of Land Ownership and Reward. And we will start first with the court-issued decree of registration. Now, when we said court-issued decree of registration, ibig sabihin, korte ang nag-issue ng order. And we have to file a petition in court, no? Ito itawag nating judicial titling. Remember, I've discussed there are two kinds of titling, no? Administrative titling at saka itatawag nating judicial titling. Ito po at itatawag nating judicial titling. Kasi na-discuss na natin yung Republic Act 11573 in our previous discussion, yung agricultural pre-patent wherein through administrative titling sa DNR. Okay. Now, palakihin po natin ng konti ito so that we will be able to, you know, fully understand, no, ano po itong title na ito. So if you will notice, number one is that meron pong nakalagay dyan na issue po ng Regional Trial Court, no? The Municipal Circuit Trial Court of Claveria Misamis Oriental. Now, bakit MCTC, which is the lowest court? Kasi po, meron pong rules or issuance ang Supreme Court na may delegated jurisdiction po sa MCTC, no? Municipal Circuit Trial Court. Hindi lang po Regional Trial Court ang may jurisdiction on land registration cases. Now, makita po ninyo, ang title po nito is a land registration case. Hindi po siya civil case, ha? LRC case. Ayan. Kaya nga, merong LRC case number dito, which is LRC case number N-2006-07, no? And take note that na-issue po ito sa National Power Corporation. So, pinili ko po ito to prove sa inyo that a corporation may apply for judicial titling ng titulo but cannot apply sa administrative titling kasi natural person po pagdating sa administrative titling. So, kung corporation po, as long as mapasok po yung 60-40 Filipino ownership, eh pwede po through judicial titling. Okay, ito, in this case, it's NAPUCOR. Okay, ano po ang mga gagawin natin? Well, of course, you have to file a petition for confirmation of imperfect title. Okay, let us discuss. In petition for confirmation of imperfect title, bakit po ganun? Because ang pagmamayari po natin, hindi pa perfecto. Ikaw na mayari ng lupa. For the longest time you've been there in that property, abot na yung tinatawag nating acquisitive prescription. Nag-prescribe na dahil sa katagalan, continuous, walang nanggugulo sa'yo, notorious possession of the property. Eh, kulang mo na lang is ang certificate of title. Kailangan ikumpirma ito. Okay? So that's why it's called petition for confirmation of imperfect title. It is a land registration case. No? And of course, since korte ito, may hearing po. No? All those interested na affected doon sa lupa, may oppose, no? And mag-file kayo ng opposition ninyo sa application or sa petition noong petitioner na magkaroon siya ng title under his name. Malamang, sabihin nila, oh, hindi siya pwede dahil ako dapat yan. Kasi ako ang may tagal yan, hindi yan kanya. Ganun mga things like that, no? So, magkakaroon ng hearing. In most cases, pag wala namang reklamo, kasi lalo na pag may mga affidavits of no objections doon sa mga katabi niya, eh, nagkakaroon ng, yatawag nating non-adversarial hearing. Kunin lang ebidensya, tanong-tanong ang korte. Kapag meron pong nag-uupos, adversarial. Ibig sabihin adversarial, may kalaban. Non-adversarial, walang kalaban. Okay. After that, pagkatapos ng hearing, of course, mag-issue ng judgment ang korte. No? And take note, under the
rules is that kailangan 30 days ang finality from receipt of the decision. So, ano po ba ang judgment? Ano ba nakalagay sa judgment? Ito po. Ang judgment po, magsasabi na orderan po ang LRA, ang Land Registration Authority, na mag-issue ng Decree of Registration and Certificate of Title under the name of the petitioner. Uutusan po. So, ibig sabihin, magkakaroon ng title under this. Kaya ito, kaya ito yung example. Alright? Now, take note lang, may gusto ko i-discuss is that meron ba itong mga restrictions or mga provisions in the title na bantayan po natin kung kayo po ang buyer, gusto niyo nung malaman kung wow, okay ba ito, safe ba ito, alam ko ba pinapasok ko, ano bang meron dito kapag ganitong classic titulo ang pinapakita sa akin at bibilhin ko. Alright, so I will have to make it bigger, no? So ito po, no? It is, ang nakalagay po dito, that this property is more particularly described on the back thereof, and that it is ordered that said land, no, okay, is covered, be registered in the name of the owner, yung petitioner, with the provisions of the property registration decree, okay, subject to the encumbrances under section 44 of said decree. So that is the PD 1529, yung property registration decree. Ibig sabihin, covered ka daw sa section 44. Eh, pag-usapan natin, ano ba itong si section 44? Okay. The section 44 po, ito po yung nakasulat na. If you want, you could have that mag-screenshot po kanya, no? But ang ibig kong sabihin po nito, yung original registered owner daw, tsaka yung mga subsequent buyers, no? Eh, bound sila ng claim or the rights of the government. Ano yun yun? Yung mga mineral rights, kapag meron pong mineral yung lupa, ibig sabihin, under the regalian doctrine, eh, pagmamayari po yan ang state. Or, kung hindi man mineral rights, baka yung easement of right-of-way na 60 meters, no? Kahit daw, later on, pag nailipat, eh, hindi po nakareflect doon sa record ng registry of deed. Even if does not appear in the records of the registry of deeds. Now, maraming pong mga cases dito kung bakit na dumating na po sa Korte Suprema, no? And the Supreme Court said, okay lang ito. In fact, kahit na hindi na record po yung claims ng government under Section 44, it operates still a lien on that claim by the government, papatuloy po kahit na malipat po sa subsequent purchaser na malinis naman ang title. Kaya nga improvements lang babayaran. Ang dami pong kaso niyan. They're saying na, hindi, this is a private property already kasi wala namang nakatatak niyan. Hindi. Ang sabi dito po, kahit na may subsequent purchaser po on that particular instance, kapag hindi na, kahit na hindi na ilagay or annotated sa registry of deeds, or sa title itself, still, yung claim ng government for that right of way or yung mineral rights existing pa rin. No? Kaya nga, nagtataka kayo, improvements lang ang babayaran kahit tituladong privado sa inyo. Yan po. Kasi parang it's an automatic carryover kahit na hindi nakalagay. Continuous, hindi ma-waive ang right ng government to claim, no, na pwede ako maglagay ng right of way or easement of right of way na 60 meters. Kasi, ano, it is for public purpose. No? And ang interest po ng government is primary or primordial rather than sa, as compared to your private interest. No? Kumparahin po yung private pag-ownership at dun sa public interest, sabi po ng batas natin at ng Supreme Court, is lamang po yung public interest. Ano po public interest natin dun? Eh, magkaroon ng daanan. Okay? Karoon po ng daanan para po magluwag ang trapiko, mga bypass roads that would help sa magkaroon ng magandang daanan at yung hindi na magkakaroon ng traffic. So, yan po, no? Now, another title that we have to discuss. Tapos na tayo dyan, ha? Sa court-issued decree of registration, itong emancipation titles, no? Under PD number 27 at yung CLOA title under Republic Act 6657. Take note that this... ito pong EP Title PD 27
is that panahon po ito ni President Ferdinand Marcos, and ito pong sa CLOA titles panahon ni Cory Aquino. Take note that October 21, 1972 po ito, nagawa itong PD number 27 when President Marcos was then exercising both executive and legislative power. And ito pong Republic Act 6657 in 1988 po, panahon po ni Cory Aquino. Exactly June 10, 1988. Alam niyo po, nung itong PD 27, lahat po ng title na ma-issued sa agrarian reform beneficiary na mabigyan ng lupa. Ganun din, no? It's to give land for those who have less in life. But there is an absolute prohibition before na hindi po nila ipwedeng ilipat o ibenta kahit kanino, no? Except doon sa mga heirs, no? However, through Executive Order 228, nawala na po ito. Meron na po tayong tinatawag ng absolute and full ownership, no? So wala na po yung absolute prohibition. Whereas in tong CLOA title po, Republic Act 6657, is meron pa po yung tinatawag nating 10 years prohibitory period not to sell. So from the time that this was awarded, bibilang po tayo ng 10 taon. Pag meron pong bentahan nangyari sa loob niyan, bawal po. Walang bisa ang sale at it would be considered as invalid, void, no? Walang epekto ang bentahan or transfer na nangyari. Now, remember, ang exception lang dito is that kapag ang makita ninyo, parang ang entry nito bago lang within 10 years, dapat ba hindi na ito bilihin? Hindi po. Tingnan nyo kasi baka galing ito sa isang collective title. Ano ba yung collective title? Yung collective title kasi noon, kapag mag-award po ang DAR doon sa mga agrarian reform beneficiaries, they will only have one title. And it is composed, no? Ang area po, as unlucky po, mean sometimes there are hundreds of thousands of hectares na nakalagay doon. Tapos yung ARBs or yung agrarian reform beneficiaries, nakasulat doon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang dami, 100 na. Minsan, mabot ng 500. And then, later on, it will be divided or subdivided by the DAR, no? Later on. Para magkaroon po sila ng individual title. Paano po pag-subdivide? Paano pag-determine ng kanilang area of ownership? Well, the actual possession rule. Kung gaano kalaki yung actual possession niya, sukatin po, basta hindi maglampas sa threshold, and then they'll be given that particular land, no? So magkakaroon ng technical description for that at magkakaroon sila ng bagong title. The question is, saan po tayo magbibilang ng 10 years prohibition? And the answer is that you should count it from the date that the collective title was issued. Kasi doon man po ang prohibitory period mag-start. Hindi po yung single titles. Okay? So, take note of that. Now, buying this kind of plans, aside from prohibition sa CLOA title, no, under the Comprehensive Agrarian Reform Program, dapat matandaan po natin na meron po tayong itawag na sovereign state stewardship. Ano po yan? Yan po yung, ito po yung state's regulatory control over the land use, no? Ibig sabihin lang po niyan sa ating CE 141 is that ito po, no? Section 109, 1110, 111, 112, 113. Pinaka-importante po dito is that it is covered pa rin po yung tinatawag nating servitudes at saka mga easement ng private landowners. Kahit nabigyan ka ganyan, kapag meron po katabi mo is ang dagat or ang riverbanks or ang creeks or ang lakes, you are bound by the easement. So ano po ba yung easement natin? Under DAO Administrative Order ng DNR, no? 2021-07. It's a guideline, no, for the establishment of legal easements along the seas and rivers, lakes, and esteros and creeks. Pag dagat po, kailangan may salvage zone na 20 meters, no? Kung agri. Kung forest ang classification ng property, the salvage zone is 40 meters. Ano ba yung salvage zone? It's an area wherein the government may use it for purposes of rescue operations. Kunyari, merong na-drill na barko, merong ng oil spill. Yung area po na 20 meters from that property that you have in front of you is the subject po yan sa salvage zone. So gagamitin po nila yan. You cannot say, no, you cannot do that, no. You are bound by that easement. Kailangan pong gamitin na for purposes of
rescue operation. Now, kaya nga, ang sinasabi natin, yung dalampasigan po, yung for sure natin, hindi po natin mapag mamay-arian yan. Kasi it is subject to the easement. No? Automatic po yan. By law po yan. And well, all we can do is that if we want to utilize that, kasi hindi naman parating nagkakaroon ng sira barko o na nalunod ang barko doon or nagkaroon ng derailment, may oil spill, at di man always gamitin ng government yan. So you could apply for what we call for sure lease application. Applyan mo, rentahan mo. You will be the steward of that property. You have to take care of it. Kung may mangroves, you have to protect the environment and the trees therein, no? So yun po ang nangyari dyan. And take note, ito rin section 112. Very important, no? Still, the 60 meters wide for public utilities and infrastructure. DPWH, bypass roads, Napopor, yung daanan ng kuryente, etc. No? It is still bound by that easement. So, ibig sabihin po, meron po kayong title na CLOA. Kahit sabihin natin yung lampas na sa 10 years, no? At in-offer say, you have to remember that if katabi mo dagat estero or ang river is that you have this easement, kapag at saka kung medyo gagamitin po ng government for bypass road later on, you will not be entitled to any compensation, just compensation, except for the improvements therein, no? So take note of that. All right, so with that, we are finished. I hope you learned something, no? And next, by the way, makalimutan ko, ito nga palang issuance ng CLOA, no? Title. Eh, dati kasi noon, kapag magbenta, tapos meron na CLOA title, lampas na 10 years, sabi niya, bayad na ba ito sa Land Bank? Yes po, nandito ang title sa akin. Hindi lang po title ang hinihingi natin, kundi hinihingi natin yung Certificate of Full Payment and Release and Cancellation of Mortgage. Para sa banko ba, fully paid na, tapos wala na ang nakaprenda ito. Kasi sa ang dati noon kasi binibigyan sila ng lupa ang mga ARBs, eh, nakaprenda ito sa Land Bank, no? And you have the farmer, the beneficiary will pay monthly doon. Now, with the enactment of Republic Act number 11953 dated July 7, 2023, wala na po ito. Kasi ito pong batas na ito, na-condone na po lahat po ng properties na nabigay sa agrarian reform beneficiaries, condone na po kung may utang man. Ibig sabihin, lahat ng principal loans, pati mga unpaid amortization, interest penalty, nada, wala na po. Ibig sabihin, kinansel na po, inassume na po ng government. Now, so ibig sabihin, hindi na natin maghingi ng certificate of full payment and release and cancellation of mortgage from the land bank. Hindi na. Pero ang hihingin po ninyo, aside sa the title, is that ito po, notice of condemnation annotated on the title by the owner. Kailangan mo po yung notice of condemnation galing din po sa land bank. Na-condone na po yung utang. That's the reason why kung meron po kayong binili na property na under CLOA, maghingi na rin po kayo ng SPA, authorizing po kayo as buyer na kayo po ang kumuha ng notice of condemnation and have it annotated before the registry of deeds. So, importante po, kailangan niya, no? And do not forget that land transfer clearance, no? Which is what we call DAR clearance. Lahat po kasi ng agricultural property na may transaction sa pag-transfer, bentahan, donation, eh dumadaan po sa DAR mandate po ng DAR yan, no? And take note that the DAR will look at it at sabihin nila, okay, issue kami ng clearance, pero ang productivity ng lupa dapat ma-maintain, no? Kung ito po ay nyugan, dapat nyugan siya. Yung production ng nyug hindi ma-destroy, no? And ang may ownership ceiling po tayo na 5 hectares. Okay, so yan po ang bantayan natin. Okay, next time we'll be discussing itong the transfer certificate of title at condominium certificate of title. Bakit? Kailangan pa na-discuss dito, sir. Eh, parang parehas daw naman. Hindi. Meron kasing mga annotations dyan na dapat yung maintindihan para maging maingat lang tayo. Para we will have a complete due diligence. Now, later on, we are going to discuss also yung CADTI, yung Certificate of Ancestral Domain Title, yung mga katubo natin, mga IPs natin, indigenous people, eh pwede bang ibenta yung CADTI or CALTI, Certificate of Land Title, no? And that Certificate of Stewardship, ano po ba yan? Yun po yung sa forest land na ang hindi naman mapatituluhan yan sa inyo, bibigyan kayo ng DNR ng Certificate of Stewardship. Pwede ba i-transfer? Pwede ba i-benta? Okay. And then, paano kung patunay niya
ng pagmamayari stock declaration. Yan. Pag-usapan natin. Meron kasi mga bagong rulings ngayon regarding tax declaration as patunay or ebidensya ng pagmamayari. Is it crucial to determine na ito ba is proof of ownership ba ito o hindi? Ano ba ito siya? And of course, meron din po silang pakita na transfer of rights or deed of sale. Baka kasabi, sabihin nila, well, deed of sale lang aking meron, title ng property, pero hindi ko pa nilipat sa akin. Ano ba ang bantayan natin dyan? Okay. Kung meron silang transfer of rights, unregistered land, hindi na nga titulado, ang hawak lang niya is benta ng previous owner sa kanya, ibibenta naman sa'yo, second owner ka. Ano ba ang mga bantayan natin dyan para hindi po tayo mapalpak? Alright? So with that, we're finished and I will see you again next time and have a nice day to all of you. Shukran and magandang araw po sa lahat.